inspect o malinaw na CCTV bago sila makakuha ng renewal o makakuha ng business permit. Sa mga may-ari ng negosyo dyan at gayon din siguro sa mga tahanan natin, sa mga interesado maglagay ng CCTV, alamin natin ano ba mga choices natin at higit na mahalaga, magkano ba abutin kung maglalagay tayo ng mga CCTV sa ating mga tahanan at negosyo. Makausap po natin ngayong umaga si Zeus Mondihar, isa po siyang sales and marketing manager na involved dito sa pagbentahan ng mga CCTV. Zeus, please join me. Good morning. Maraming salamat. Thank you for having us. Okay. Ano ba ang mga choices? Simulan natin sa mga negosyo. Halimbawa, requirement at least 4 cameras, eh, no? Yes, sir. Ano ba yung mga options ng mga business owners natin, yes, na pwede ilagay? Following po sa requirement na binigay ni Secretary Anyo, sir, we have here, we can offer 4 camera set po which cost 9,800 pesos. Ito yun? Yes, sir. Okay. We can comply po with the new requirement, sir, 1080p, 2 megapixel yung clarity. And then for audio camera, sir, we just add 350 pesos per camera para ma-comply nga po yung mga yon. So, okay, for 9,800, you will have the DIY package. This consists of 4 cables po, 4 cameras, hard disk, and recorder, sir. Isang requirement din yung 1080 megapixel. Pakipaliwanag, ano ba ibig sabihin nun? Kasi daw dapat, halimbawa sa mukha, dapat identifiable yung features, yes, ng tao na makukunan na CCTV. Yes, sir. Comparing po dun sa nag-start po yung CCTV cameras before, talagang pixelized po yung mga images before. Oh, para halos wala kang, yes, makilala. Sir. Eh, yes, no? Talagang hindi ma-identify. And now po, parang talaga mako-compare na natin siya sa mga mobile phones natin from where we can really identify and make it as evidence po. Also, we can use it for our employees. Let's say, example for the businesses, we can use it to monitor our employees' production po. Ang kailangan pa, 40 days continuous, yes, recording, 4 terabytes daw. Yes, sir. Yes, sir. Yung database ito, ilang yes, capacity? For the package price po, it consists nga po ng 1 terabyte. Pero just to comply po, we can upgrade the hard disk po, specifically used for CCTV cameras po. So yan po yung ating ginagamit. Hindi po yung pang-computer. Of course, may additional cost yun. Yes, sir. With additional cost po. Pero it can increase your saving capacity. Mm-hmm. Yes, sir. So, siguro as a final point, gaano nga ba kahalaga? Siguro, hindi naman kasi lahat ng businesses required, eh, no? Yes, sir. But most businesses opt to install CCTV cameras anyway. Dahil, ano nga bang kahalagahan? Marami pong reasons. First po, yung safety po ng buong area po. Pangalawa, yung monitoring po ng owner dun sa kanyang establishment. Mm. Pangatlo po, yung security din ng mga tao po niya. Mm. And kung ano man po yung mangyari within the perimeter which has CCTV cameras, it can record po anything that will happen po. Mm. At gayon din sa mga tahanan natin, no? Sure, sir. For, yes, for our, po. Yes, home po. Security. Correct, and sir. Correct, sir. Zeus, thank you very thank much you, for joining us this morning, mga kapuso. Yan po, nakita natin yung ilan lamang sa mga options at kung magkano ang gagastusin natin kapag tayo naglagay ng CCTV sa ating mga establishmento. Balik muna tayo sa studio.